Samantala, patuloy ang pagbisita ng ilang ambassador kay President-elect Bongbong Marcos. At mula po sa Mandaluyong, may ulat on the spot si Mariz Omali. Mariz? Connie, climate change, renewable energy, human rights at Russian aggression ay ilan lamang sa mga mahalagang mga isyong tinalakay ng mga ambassador na bumisita kay President-elect Bongbong Marcos ngayong umaga. Sa gitna ng kinakaharap na krisis ng bansa sa enerhiya at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, malaking tulong ang ipinangakong investment ng bansang Norway sa Pilipinas. Kabilang ito sa napag-usapan sa courtesy call ni Norwegian Ambassador Bjorn Jensen kay President-elect Marcos. Ayon kay Jensen, mas maraming kumpanya pa ang inaasa mag-i-invest sa bansa sa mga susunod na taon. Kabilang dito ang sa sektor ng offshore wind na pinakamaganda raw na wind resource, floating solar at hydropower. Sa pag-aaral ng World Bank, kung magiging matagumpay daw ito, 50,000 good-paying job ang maaari nitong maibigay sa mga Pilipino. Yun nga lang, dapat daw ay mag-adjust ang pamahalaan pagdating sa pulisiya, pagdating sa foreign ownership. Dahil inaasahan ng mga foreign investor na magkakaroon sila ng mayorya ng equity, lalo't milyon-milyon dolyar ang kanilang i-invest sa bansa. Nakatakda rin daw dumating sa Oktubre ang sailing boat na Statsrad Lemkul Lulan ang mga Filipino cadet. Bahagi raw ito ng kanilang expedition sa buong mundo kung saan bahagi ng advokasya ay ang climate change, sustainability ng mga karagatan at pagtatanggal ng mga plastic dito. Kasabay na pagdating nito ay ang idaraos na conference kaugnay sa maritime and energy issues at inimbitahan daw ni Jensen si Marcos na magsalita sa conference kaugnay sa renewable energy sa bansa. Bukod naman sa climate change, pinag-usapan din ang human rights, rule of law, freedom ng media, maritime security at Russian aggression sa pagbisita naman ni Finnish Ambassador Juha Marcos Puk kay Marcos. Sinabi ni Puk na nagpapasalamat sila na nagpahayag ang kasalukuyang administrasyon ng pagkondena sa panggagera ng Russia sa Ukraine at umaasa raw sila na ipagpapatuloy ito ng bagong administrasyon ni Marcos. Nakatakda rin mag-courtesy call ngayong umaga kay Marcos sina Ambassador of Hungary Dr. Titanila Toth, Ambassador of Romania Raduta Dana Matash, at Ambassador of South Africa Bartina Entombizodwa Radebe Netshitenze. Connie? Maraming salamat, Mariz Omali.